Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's a Dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. So, what's up mga kalapatids? Kamusta kayong lahat? At welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo nang kalimutan mag-like, comment, and subscribe. So, pupunta tayo ngayon sa mga ibon natin at magpapaligo tayo. Tara! So, yun mga kalapatids. Pupunta tayo ngayon sa ating mga ibon para mabigyan sila ng pagpapaligo. Para paligoan natin sila. So, nakaready na yung tubig. So, andito na yung tubig nila. So, ayan. Ready na. Apat. So, tingnan muna natin yung mga ibon natin, mga kalapatids. So, ayan. Makikita nyo, iisa na lang siya dyan. Naibalik na natin kahapon yung natabunan ng feather na ibon natin, mga kalapatids. So, taka puta tayo dito sa mga hen natin. So yun mga kalapatids, ang si sexy, ang si sexy ng mga hen. So yun o, ayan. So tapos na sila kumain at uminom. So taka bisitahin din natin yung mga flyers natin, mga kalapatids. So yun sila, naghihintay na nga sila ng tubig. So yun. Ayan. Maray kumain na sila mga kalapatids. Hindi nila inuubos. So, kunti lang yung binigay natin. Pero hindi pa rin nila inuubos. So, ito sila mga kalapatids. Ayan. May nagpaparis-paris na. So, ito na yung binalik natin dito mga kalapatids. Unti-unti na siyang nakaka-recover. Unti-unti nang gumagaling yung paa niya. So, ayan. So, yun mga kalapatids, kunin ko muna yung tubig at lalagay natin dito para makaligo na si Kataka. So yun nga no, mga kalapatids, balay naiilang sila maligo. So hintay lang natin sila maligo dyan. Kuyan lang natin sila. Thank you.
So yun nga sila, no, mga kalapatids, naligo na sila. So alis, ilipat natin itong camera para makaligo pa yung iba para hindi matakot. So ayan. So naliligo na din yung mga kak natin. Ayan na. Nagsusunod-sunodan na sila. So napakainit dito, mga kalapatid, sa US. Kaya ako sila binigyan ng ano, paligo para ma-refresh yung katawan nila. So enjoy nyo muna yung mga ibon natin, mga kalapatids. Enjoy nyo muna ang panoorin. So napakaganda ng panahon dito, mga kalapatids, pero napakainit. Pero maganda yung langit, napakaliwanag at hindi masyado maulap. So ayan. So binigyan natin sila ng paligo na ano, 2 times a week tayo nagbibigay ngayon kasi sobrang init. Pero pag hindi masyado mainit, 1 time a week lang tayo nagpapaligo.
maganda yan sa katawan mga kalapatids kasi nga nare-refresh yung katawan nila at saka yung mga balahibo na nagiging makinis at naalis yung mga alikabok sa balahibo nila at saka sa mga paa nililinisan. So yan o, nag-aanoan sila dun sa tubig. Yung iba nag-i-stay sa tubig, so init na init sila kaya nag-i-stay sila sa tubig. So hindi ko pinapaligoan yung mga ibon ko sa ulan mga kalapatids kasi minsan magkakasakit sila sa ulan. Kasi walang araw kapag ulan tapos malamig. Kaya sila nagkakasakit minsan pag naliligo sila sa ulan. So malaki yung naitutulong ng ano, itong ginawa natin na viewing ano nila, viewing ano na yung tawag dyan. Basta yung, ayan o, ayan. Yung parang aviary. Malaki yung tulong kasi napupunta sila sa labas na maluwang. Tapos nakakaligo sila ng maayos. Tapos pag hindi na rin sila napapalipad, pinapaaraw natin sila dyan. So malaki yung tulong nyan. So sinakado natin yung sa ano, ilalim para hindi sila pumunta doon at dito lang sila punta sa taas para di makaligo sila. So hindi muna, ayun, lumalabas na yung gray cell natin na natabunan ng feed duct. So gusto niya maligo pero hindi pa niya kaya kasi ika-ika pa siya. So yan, kung makikita nyo, nagkukumpulan siya sa tubig, so kulang pa yung tubig natin. So yung iba nag-i-stay sa tubig. Kaya yung iba hindi makaligo. So pagkatapos, ano na bang oras? Mga alas 2 na siguro. Pagkatapos nila maligo mga kalapatids, kung matutuyo sila agad, nagpapaligo tayo sa alas 3. Para maano sila, makapag-exercise sila ng konti. So yung mga kalapatids, update ko na lang kayo mamaya pag tapos na sila maligo. So yun mga kalapatids, tapos na sila maligo at wala na din yung araw dito. Tsaka tuyo na rin yung mga balahibo nila. So kung makikita nyo, napakadumi na naman. Ayan, so tara mga kalapatids, alisin natin. Tara, samahan nyo ako. So yun mga kalapatids, alisin ko na yung tubig. Tsaka tayo papalipad mga kalapatids. So inalisin din natin yung sa mga lalaki para. So yun o, makikita nyo, napakadaming dumi, alikabok. So ayos, alis na naman yung dumi sa kanila. So itong mga babae, hindi ito naligo, I think. Oo, naligo sila. So yan. Hindi natin itatapon dito sa silong ng ano nila kasi magkakasakit sila pag laging nababasa yung lalim ng kulungan. Di ba, matutuyo na dyan yan. Hindi na pupunta sa silong. At hindi na din aakyat yung amoy ng droppings nila. So, ilagay ko muna sa ano to. Sa lagayan natin. So, ayan. Tara mga kalapatids. Halisin ko muna itong viewing anong area nila, itong aviary na ginawa ko para mapalipad na natin sila. Tara mga kalapatid.
So yun na nga, mga kalapatids, napalipad na natin yung mga ibon natin sa yun, ang angas ng lipad nila sama-sama. Tsaka maganda din yung panahon ngayon. So oh shit, hook na naman. Ayun oh. Kita nyo ba, mga kalapatids? Yun. Lumabas na naman yung hook. So sana hindi niya atakayin yung mga ibon natin para walang malagas sa atin. So yun, mataas yung lipad niya. So uy, dalawa at tatlo. Makikita nyo ba, mga kalapatids? Ayun o, 1, 2, 3. Dalawa, tapos ito yung isa. Tatlo. Shit, ang daming hook dito, mga kalapatids. Nagsisilabasan na sila. Sa inyong mga ibon natin, mga kalapatids, matataas na rin yung lipad. Ayun. Yan. Sana hindi sila madali ng hook. So ayun o. So dito lang naman yung mga ibon natin at saka yung hook andun sa andun banda. Saan yung ibon natin, hindi napunta dun. So yun yung mga ibon natin, mga kalapatids, sama-sama yung lipad at medyo mabilis na sila. So hindi muna lumipad yung mga kalapatids, yung pina-recover natin si Grisel. Hindi pa lumipad, so I think masakit pa yung niya. Masakit pa yung paa niya at saka yung pakpak niya kasi natabunan nga siya ng feeder. So yun yung mga ibon natin. Ayan o. May kita nyo. I-zoom natin, mga kalapatids, para kitang-kita nyo yung mga ibon na lumilipad. Ayan. Ayan. So hapon na nga dito, mga kalapatids, kakatapos lang natin magpaligo. At nilagyan natin yung tubig nila ng bath salt para kuminis yung balahibo nila. Ayun, angas ng lipad. Sana tumagal sila sa liparan. Ayun. So hindi na natin sila ipo-prosply kasi yung iba may lugon pa sa pakpak at saka sa buntot, kaya hindi muna natin sila ipo-prosply. So lumilipad naman na sila ng isang oras, pero gusto ko yung mas matagal pa sa isang oras, kahit isa't kalahati lang. Ayos yung lipad na yun. Pag malapit na yung race, dapat talaga i-force fly mo yung ibon mo. So asan na ba sila? Nawala. Nawala yung mga ibon natin. So papakain tayo mamaya, mga kalapatid. So tara, mga kalapatid, santabay lang muna kayo dyan at titignan ko muna yung mga ibon natin. So yun na nga, mga kalapatids. So habang hinihintay natin yung mga ibon natin, nagpakain na tayo dito sa mga stockbirds natin para hindi na natin problemahin mamaya yung pagpapakain sa kanila. So tingnan natin itong nilagyan na din natin ng patuka dito sa mga flyers loaf. So makikita nyo, kumakain na yung yung nire-recover natin na si Grisel. So yung mga natira hindi lumipad, so pumasok na lang. So haya lang natin sila kasi medyo basa pa yung pakpak nila kaya hindi sila lumipad. So meron na din silang tubig. So ayan. So napakain na din natin yung mga kak natin, mga kalapatid. So ayan sila kumakain.
Ayan. Yung iba tapos na kumain doon na sa taas at nagpapahinga. So meron natin silang tubig. So yan, yung iba kumakain ng mais kasi nga naglulugon sila, kailangan nila ng mais. So yan. So habang iniintay natin yung mga ibon natin, mga kalapatids, habang iniintay natin sila bumalik dito sa loft natin, nagpakain na nga tayo ng mga stock birds natin para hindi na natin problemahin mamaya yung pagkain nila. Kasi may pasok pa tayo. So inuna natin sila at nabigyan na din natin yung mga flyers natin ng patuka sa loob. Para kung hindi man sila bumalik ngayong hapon na, kung hindi man sila bumalik agad, may pagkain pa rin sila pagpasok nila sa loft. So ito, mga kalapatids, itong hen natin na to. So may patuka na din siya. So wala pa nga yung mga ibon natin, mga kalapatids. So ayan, may nakabanta na naman na ulan. Sana hindi umulan para maging maganda yung simoy ng hangin mamayang gabi. So tara, mga kalapatids, tignan natin yung mga ibon natin dun sa ano. So hindi natin makita. Wala sila dun. So tara, mga kalapatids, punta muna tayo dito sa likod ng bahay natin at ipapasyal ko muna kayo habang wala pa sila. So andito na tayo sa likod ng bahay natin, mga kalapatids, sa backyard. Makikita yung napakalinis. So ayan, ito pala yung ano natin, backyard natin, yung mga pag ano ng aso, yung pag training ng aso, dito sila tumatakbo-takbo. So may sarili silang parang ano ba yun, yung parang laruan, yung parang playground, ganun. May sarili silang takbuhan dito. So hindi nga natin makita yung mga ibon natin, mga kalapatids. So dito ko sana ilalagay yung loft ko, mga kalapatid, dito sa kabilang bakod na to. So napag-isipan ko, wala palang tubig. So ang layo ng tubig sa amin, ang layo ng tubig dito. Pupunta pa ako sa bahay. So ayan, dito ko sana ilalagay yung ibon natin, yung loft natin. So wala pa yung mga kalapati natin. So ito pala yung backyard natin, mga kalapatids. Tapos meron pa tayo sa harap. So maluwang yung ano natin, mga kalapatids, maganda sa ibon, maganda mag-alaga ng mga hayop. So maganda rin paglandingan ng mga kalapati natin kasi wala masyado puno sa harap ng loft nila. So dito lang sa likod ang maraming puno. Ayun, oh, kagubatan dyan. So yun, ayun yung loft natin. So dito nang gagaling yung mga kalapati natin. Diyan, tapos landing sa loft natin, diretso dun sa taas ng loft. So maglakad-lakad muna tayo dito sa kapaligiran ng mga loft natin, dito sa ano, sa property natin. So itong nabakod din tong ano, tong nasa itong nakapatayuan ng loft natin, nakabakod din. So yan, nakabakod yan. Tapos kasama niya tong shop dito sa loob ng bakod na to. So nabakod. Tapos dun sa harap yung mga ano na yan, daanan ng mga sakyan. Diyan natin, diyan tayo dumadaan papunta sa pag ano natin, pag pinapaking natin yung mga sakyan natin. So sinasarado natin yung gate pag gabi para walang mga ano, para safety na rin, para walang pumasok. At yung mga aso, binubuksan natin yung gate doon para punta dito yung mga aso, pero hindi sila makalabas doon sa kalsada kasi pag lumabas sila sa kalsada, may ano dito, may animal control,
yung nanghuhuli ng mga aso, yung mga nasa labas. So may dumadaan-daan dito na animal control, pero hindi naman nila chine-check itong mga ibon natin. So okay lang naman yung mga ibon natin kahit i-check nila. Lagi na lang silang napakain ng maayos, malinis yung kulungan, at napainom ng mga vitamins. So mas mabuti nang nandito sila kaysa sa wild, kaysa sa lansangan lang sila tumitira. Minsan nagkakasakit sila at wala silang makain. So yung mga nagre-reklamo ng animal control, mga inggit lang yan. Inggit lang sila sa kalapati nyo, o ayaw lang nila ng ano, ng may kalapati ka, kasi pupunta sa bubong nila minsan. Pero dito sa amin, walang pinupuntan yung mga ibon ko na bubong, kasi nga maluwang naman yung ano, tsaka kukunti yung bahay. So yun, magkakalayo yung bahay dito, hindi magkakalapit. So yun, pag young bird yung mga ibon ko, mga kalapatis, dyan sila pumupunta, young birds, sa mga puno. So pinapabayaan lang natin sila kasi nga nagpa-practice pa lang sila. So kapag nagpapakawala ako ng mga ibon ng young birds, pinapalabas ko sila lahat at sinasarado ko yung pintuan hanggang gabi. So hindi sila makapasok. Tapos kaumagaan bubuksan ko, tapos papakainin ko sila. Yung mga babalik, panigurado ko na alam na nila yung ano, kapaligiran natin, kabisado na nila. So ganun lang yung ginawa ko sa mga young bird ko, mga kalapatids. Binuwing ko lang sila ng ano, isang linggo, tapos pinakawalan ko sila. Tapos kaumagaan ko na sila pinapasok. Diyan na sila natulog sa mga puno, sa taas ng loft. Tapos sa mga sarap ng trapdoor, doon sila natulog. So wala pa nga yung mga ibon natin, mga kalapatids. So update ko na lang kayo mamaya, mga kalapatids, pag nakabalik na sila. So yun, mga kalapatids, pabalik na yung mga ibon natin. So tawagin natin sila. So wala nga tayong pito. Ah, may pito pala tayo andun sa loob ng shop. Pero tinatabad na ako pumasok sa shop. So hintayin na lang natin sila bumaba kung bababa sila. So mas maganda sana magpa-lambing ng mga ibon, mga kalapatids, kung wala yung wire ng kuryente dun sa ano, dyan sa harap. Ayan yung tatlong wire na yan. Kung wala lang yan, napakaganda magpa-lambing. At kung wala itong mga puno sa likod, kaya minsan nahihirapan sila mag lumanding kasi nga may mga puno tsaka wire ng kuryente. Come on guys, come on. So tagal na nila lumipad, isang oras at mahigit na. So napakainit dito. So hingal na hingal yung mga yan pagbaba, panigurado. So ang tagal nila bumaba, mga kalapatis, tumataas na naman sila. Ano? Nawala na naman sila. Ganun naman sila. Ayun o. Ayan sila. Ayan. So yun nga, mga kalapatids, ayaw pa talaga nila bumaba. Tumataas na naman yung lipad nila. I think sabig sila maglaro sa labas at lumipad. Hintay lang natin, bababa din yung mga yan. Mapapagod din lang yung mga yan at magugutom. So nakaantabay na din yung mga ano nila doon, yung pagkain tsaka yung tubig nila na fresh na tubig.
para pagpasok nila may pagkain na sila at may tubig. So ganun lang lagi yung ginagawa natin para matuto sila pumasok ng mabilis. Pero mahirap magpasok ng mabilis pag magkasama yung cock at saka yung hen, kasi nagbabakakuan sila yung mga cock, hinahabol-habol yung mga babae, kaya ang hirap magpapasok ng mga ibon natin pag magkasama talaga yung cock at saka yung hen. So pagtapos natin magbreed sa next breeding season, ihiwalay na natin yung cock at saka yung hen. So yung mga palipad natin ngayon, bale, I think hindi na natin sila mapapalipad next year, or gagawa natin sila ng trapdoor para mapalipad pa natin sila. So nawala na naman sila, mga kalapatids. So napapahinga muna tayo dito at nakaupo muna tayo, kasi pagod na tayo lakad ng lakad at nagpakain ng mga ibon. At break time natin para makapagpahinga naman tayo, kasi sobrang init, baka matake tayo. So nawala na naman sila, mga kalapatids. So yun, mga kalapatids, update ko na lang kayo mamaya pag nakadapo na sila dito sa loft o kaya nakapasok na sila. So ayun, mga kalapatids, antabi lang muna kayo dyan at hintayin muna natin yung mga ibon pumasok. So tara. So yun, mga kalapatids, nakababa na sila. So tingnan natin sila kung pagod na nga sila, kung hingal. So ayun, no, nakikita nyo, hingal na hingal. So ayun sila. So kulang pa yung iba, wala pa dito, hindi pa nakauwi. So yung iba nandun pa sa ano, sa ibang lugar pa, dumayo nga sila. Kung so ayos yan, dumayo sila para mapractice naman sila dun sa malayo, sa ibang lugar. So kung makikita nyo nga, nagbabarako na naman yung mga cock. So ganyan ang problema natin, mahirap magpapasok pag magkasama talaga yung cock at saka yung mga hen. So subukan natin sila tawagin. So bali na pakain na natin sila kanina, so at least I think busog pa sila. So yun, pagod nga sila, ayaw pa nila kumilos. So tingnan natin yung mga nasa loob. So yun, dito na yung pagkain nila. Tapos na kumain tong tatlong to, yung sa taas, yung nasa baba. So papasok na yung mga iba. Come on guys. Mga kalapatids, ilalagay ko muna itong camera dito at punta muna tayo sa labas para papasukin natin sila. Thank you.
sir mga kalapatids. Ayan nga sila, yung iba mahirap papasukin. So yung iba nakapasok na at kumakain na. So asa bubong pa sila. So yung mga kasi mga kalapatids, barako ng barako at hinahabol yung mga hen natin. So mga kalapatids, hanggang dito na lang tong video na to. So kailangan na natin pumasok at mag-prepare para sa school natin. So kung bawa ka pa lang dito sa YouTube channel na to, huwag mong kalimutan mag-like, comment and subscribe. Thanks for watching. Patuloy lang nating suportahan tong YouTube channel na to para tuloy-tuloy lang yung upload natin ng mga videos para sa mga kalapati natin. So mga kalapatids, hanggang dito lang itong video na to. Peace out. It's a water party like Chris calling me.